Nay, nay! Magdidilig ako sa laman, ha? Kasi hapon na! Ate Pepa! Ate Pepang! Emily, halika rito! Pupunta tayo sa garden namin, magdidilig tayo ng halaman! Sige, Ate Pepang! Tutulungan kita! Sundan mo lang ako! Yes! Magdidilig kami ng halaman, Ate Pepang! Ito yung mga garden namin, Emily, oh! Meron kaming talong, sili, pechay, okra, ampalaya, at pati iba-iba pa! Wow! Ang kanta naman ng garden mo, Ate Pepang! Ang lulusog ng mga tanim! Inaalagaan ko kasi silang mabuti, eh! Dinidiligan ko araw-araw para hindi silang matuyo! Mabuti ka pa, Ate Bebang. Inaalagaan mo yung garden mo. Hindi ka tulad sa mundo natin. Wala nang nag-alaga. Napabayaan na. Paano mo yan nasabi, Emily? Kasi, tignan mo sa paligid. Wala nang kapuno-puno. Tapos, yung mga gubat, ginawa ng mga kabahayan at mga gusali. Oh, no. Oo nga, no? Kaya pala sobrang init ng panahon kasi hindi naluntian yung paligid natin. Ate Pepang, ano pala yung nilagay mo sa taas ng garden mo? Ayun, no? Ah, eto ba? Net ito, Emily, para maharangan yung sinag ng araw at hindi masunog yung mga tanim ko. Ang galing naman yan, hinaharangan niya yung init ng araw. Alam mo ba, ganyan din nangyayari sa kalangitan natin. Merong parang net na umaharang para hindi makalabas yung init sa mundo. Merong humaharang? Ano yun, Ate Bebang? Yun yung tinatawag na greenhouse gas, Emily. Minsan, tinatawag din siya na greenhouse effect. Tinatrap niya yung mga init na singaw ng lupa pabalik sa mundo natin. Kaya nagkakaroon tayo ng global warming. Oh, no. Eh, sinong may kasalanan? Bakit meron greenhouse gas sa langit? Tayo ding mga tao ang dahilan kung bakit umiinit yung mundo. Hala, tayo pala yung nagpapainit sa mundo? Hindi natin alagaan si Mother Earth. Sa halip, inaabuso pa natin. Nagsusunog tayo ng mga basura. Sumasakay tayo ng sasakyan kahit marapit lang yung pupuntahan natin. Tapos, pinuputol natin yung mga puno. Ginagawa nating bahay. Madalas pa tayong gumagamit ng cellphone, TV, kuryente. Eh, ayun nga yung malaking dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng carbon dioxide emission. Kawawa naman pala yung mundo natin. Malapit lang masira. Ate Pepang, anong gagawin natin para maligtas natin yung Earth at hindi magtuloy-tuloy ang global warming? Maraming paraan, Emily. Unang-una, magtipid tayo sa kuryente. Huwag madalas mag-cellphone, mag-TV, at gumamit ng ilaw. Sige, hindi na ako mag-cellphone. Maglalaro na lang ako sa labas. Huwag ka na rin sumakay kapag malapit yung pupuntahan mo. Maglakad ka na lang para hindi bubugan ng usok yung tricycle na sinasakyan mo. Okay, maglalakad na lang ako papuntang school para makapag-exercise din ako. At ang panghuli, magtanim tayo ng maraming halaman. Tulad ng mga gulay, puno, tapos itanim natin sa mga gilid ng bahay. Alam mo ba, Emily, yung mga puno at halaman, naglilinis sa ating kapaligiran. Kinukuha nila yung carbon dioxide na lumalabas sa atin tulad ng utot. Tapos, kapalit nun, bibigyan pa tayo nila ng maraming oxygen para makahinga tayo. Ang galing naman pala ng mga puno't halaman. Ang daming pakinabang. Kaya nga eh, mabuti na lang. Marami kaming tanim ni nanay na halaman. Kaya, fresh yung paligid namin. Meanwhile, grabe, hapon na, pero sobrang init pa rin. Nasaan na kaya sila, Bebang? Bebang, Emily, nandyan pala kayo. Ano ginagawa niyo dyan? Ate Princess, nagdidilig kami ng mga gulay para bigyan niya tayo ng oxygen. Ganon, may oxygen yung mga gulay. Kakain niya ako ng tanim ni Bebang na gulay para maraming oxygen sa katawan ko. Princess, ano ginagawa mo sa mga pechay? Kakainin ko to, Bebang, para maraming oxygen sa katawan ko. Si Ate Princess, kinain yung hilaw na pechay. Bebang, ang papaitan mo ng mga pechay mo. Ayoko na nga ng oxygen. Si Princess talaga, pasaway. Hindi naman nakain yung oxygen eh. Sayang tuloy yung pechay ko.
Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Sobrang init ang panahon ngayon, no? Kasi merong global warming. Kaya sana tulungan natin ang mundo na mailigtas ito. Kaya magtanim tayo ng maraming halaman! Bye-bye!